Ayon sa ating mga ekspertong na interview dati, eh, yung acceptable na edad, hanggang 10 taon lang daw yung tanda sana. Mm-mm. Sana. Pero kasi minsan, pagka tinamaan ka naman ang pana ni Cupido, eh hindi lang 10 years yung magiging tanda sa yun yan. Age doesn't matter daw. Yan ang sinasabi nila. Yan ang sinasabi mo. Hindi, totoo naman yun. Age doesn't matter. Pero sana naman, wag naman lumevel up ng parang ka-Fredin. Grabe sa ka-Fredin. Iba naman yun eh. Ibang usapan yung ganun eh, di ba? Eh kasi, wag naman sana minor mga ka-feeling. Ayaw, no? yun lang naman. Yan ang sinasabi ko. Wag naman sana mga minor, no? O, sana eh, yung 21 and above. Okay? Oh, eh, Misty, meron ka ba mga trivia para sa atin? Pero syempre naman. Oh, eh, ito na. Tira na. Tira na. Oh, tira na. Tirahin ko na ito, papasta na. Sige. Ayan, ang ating trivia feels ngayon ay... Research seems to indicate that in many cultures, an age gap of 1 to 3 years. Yan. Yun daw yung kinoconsidered na ideal. But some researchers suggest even in a relationship with an age gap of less than 10 years will bring more satisfaction. Parang binasa mo yung trivia feels ko. Oh, hindi ah. Binasa mo yung trivia feels ko, papastan eh. Sabi mo 10 years yung ano less than 10 years ang sabi mo. Age gap of less than 10 years will bring more satisfaction. So, kumbaga, parang mga 9 years, 8 years, pwede pa. Age gap. Oo. Pero kasi may mga ibang kalalakihan na halimbawa, nasa late 30s or 40s sila, ang hinahanap nila yung mga late 20s. Oh, yeah. Early 30s, mga ganyan. Matured na na. Hindi, sila yung mature. Yung mga babae ang hindi, medyo bata-bata. Ganun. Eto, kwento ko lang ha. Di ba nung high school tayo, pagka may classmate ka na may jowang mas matanda sa inyo, medyo frowned upon, pinag-uusapan ninyo, di ba? Medyo, parang considered tabu siya eh. Oo, di ba? Parang, uy, yung classmate natin na high school pa lang tayo, ang shota niya, college. Di ba? Or ang shota niya, professor, mga gano'n. Oh, bawal na yun. Bawal hindi na pwede yun. Pwede naman professor, pero hindi within the same school or same academy. No? Or mga malalaman mo na lang na yung classmate natin nung college, shota pala ng professor natin nung nag-graduate tayo. Naging sila na bigla, 'di ba? Oh. Wala akong kinalaman diyan, ha. Pero may mga storya na ganyan, 'di ba? And it's frowned upon kasi parang nung bata kayo, inisip niyo, ano ba 'yan? Mga medyo Thundercats yung sota. Pero ngayon, as you grow old, naging young professional ka, nagtatrabaho ka na. Mas maiintindihan mo na, uy, meron pa lang, mas tolerable na, no? Sa may mga ganun pala na minsan yung girl mas may edad dun sa lalaki, minsan yung lalaki naman sobrang mas bata doon sa babae. It also happens, papasta, na may mga relasyon na ang matanda, mas matanda, medyo malayo ang age gap, mas matanda yung babae. Oo. Bigyan natin ng sample. Si, hindi nga, ito, si Bossing tsaka si Pauline Luna. Yan. Malayo ang age gap nila. Sino pa? Si Dolphy tsaka si Sasha. Yes, di ba? Ka-Freddy tsaka yung jowa niya. Di ba? Sino pa? Ay de las Alas and the husband. And the husband, di ba? Sino pa? Si at Madam Auring at yung kanyang happily married sila. Di ba? Si Madam Auring dati, may jowa siyang mas bata. Sasabihin ko din sana si Madam Auring. Pero sige na, ikaw nang diba? Nagsabi. Si Mystica, may sota rin si na bata Mystica. Dati. Tama. Sino pa yung mga kilala mong ganyan? Well, sa mga kaedad ko, si Maris Racal, tsaka si... Sa mga sing edad ko, Maris. Sing edad ko, sing fresh ko. Ayan, si Maris Racal at saka Rico Blanco. Kung may kuturo, Rico Blanco. Rico Blanco, baka naman. Mag-guest kayo sa aming show. Mag-guest kayo eh. Pag-usapan natin, di ba? Pero...